Magandang araw sa ating lahat, mga kababayan. Pero bagong lahat, palakpakan mo ang ating sarili, okay? Kahit na hindi po maganda ang ating ibabalita ngayon. Ang sabi po dito sa balita, mga kababayan, child marriage rate, pinapayagan ng kultong Socorro. What? Na pinapayagang umano ng kulto na Socorro Bayanihan Services Incorporated ng child marriages at panggagahasa ng mga asawang lalaki sa kanilang asawang minor de edad. Ito ang ibinunyag ng dating membro ng SBSI na si Alias Jane na noong nakaraang taon, noong siya ay 14 anyos pa lamang, ay sa pilitang ipinakasal sa iba. Sa iba rin nilang kasamahan na 18 anyos. Subalit, yung lalaki ay hindi niya po kilala, mga kabayan. Sa testimonya pa ni Alias Jane sa joint Senate hearing na pinamumunuan ni na Senator Bato de la Rosa at Senator Riza Ontiveros, na Paris ng umano'y leader ng kulto na si J. Renz Hilario alias Senior Aguila ng mga batang lalaki at babae para magpakasal sa pilitan. Inutosan din umano ang mga lalaki na i-rape ang kanilang mga asawa sa loob ng 3 araw matapos ang kasal. Asawa mo na, i-rape mo pa. Sabagay, kung sa pilitan talaga naman yung pagpapakasal at hindi niya kilala, hindi mo kilala yung pagpapakasalan mo, talagang re-raping ka. Siguro ganyan ang batas nila sa kulto na yan, mga kababayan. Ipakasaklap yung sinasapit ng mga batang babae dyan sa kulto na yan. Dapat lang po na imbestigan yan ng Senado para matigil na, para hindi na magkaroon pa ng mga katulad ng mga batang yan na biktima sa kulto na yan, mga kababayan. Ang mga batang tumatanggi umano ay paparusahan sa pamagitan ng paddle, papaluin ng baril at mapipilitan na pumili ng parusa sa pamagitan ng ruleta o ikukulong sa foxhole o sa maliit na kubo sa gitna ng kagubatan na walang kontak sa ibang tao. So, illegal yan. Illegal detention. Tatanong naman ni Bato de la Rosa, bakit pinayagan siya ng kanyang mga magulang na membro ng membro rin, yung mga magulang, ha, membro rin ng SBSI, na ipakasal siya sa murang edad? Sagot ni Jane, ito raw ang batas para makapunta sa langit. What? Yan ang batas para makapunta sa langit, yung mapipilitang magpakasal sa taong ayaw mo, sa taong hindi mo kilala. Baka may sayad ng ulo naman yung mga kon na ito, leader ng mga kultong ganito, mga kulbayan. Bukod pa dito, ang mga babaeng minor de edad ay membro na membro ng SBSI ay pinagbabawalan din na pumasok sa paaralan. Kaya tumakas si Jane dahil sa pagpilit na magpakasal siya sa murang edad at sa mahirap na trabaho pinapagawa sa kanila, mga kababayan. Parusa yun, torture. Dapat matigil na sa mga ganyan, matigil na yan, mga grupo na yan na nagpapahirap sa mga kabataan. Bukod sa child marriages, ay pinipilit rin naman ni Senyor Aguila ang mga membro ng SBSI na ibinta ang kanilang mga ari-arian at sumama sa kanila sa bundok ng sityo Kapihan sa Barangay North Siring, Socorro, Surigao del Norte. Talaga lang, ha? Pinabibinta yung mga ari-arian ng mga taong gustong sumama sa kanila. Bakit naman ganun? Samantala, dahil sa pagsisinungaling ay pinakontempt ng Senado si Senyor Aguila at tatlo pang kasamahan nito
Kasi nung nang ito'y tanungin ni Senator Ron Tubiros kung mayroon child marriages at rape na nangyayari sa mga membro ng SBSI, na marin namang itinanggi ng apat, kaya po pinakulong. Kasi tinanggi nila yung mga gawain nila na hindi maganda para sa mga kabataan. Kaya pinakuntip sila ng mga senador at nakulong sila sa Senado. Mga kabayan, ito ay continuous pa rin yung investigasyon. So, subaybayan lang natin, mga kababayan. Okay? So, yan lang po muna ang ating may babayad ka sa inyo. Again, George Sir Vlogs. Huwag kalimutan mag-subscribe, mag-thumbs up, mag-comment kung mayroon kayong komento sa video nito. At saka huwag kalimutan pindutin ang notification bell para ma-update tayo, ma-notify tayo kung mayroon tayong bagong video. Salamat po ng marami.